Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 18, mula talata 21 hanggang 35. Nagtanong naman si Pedro, Panginoon, gaano kadalas ko dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking mga kapatid? 7 beses ba? Sumagot si Jesus, Hindi, hindi 7 beses kundi 77 beses. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito tungkol sa kaharian ng langit. Ang istoryang ito ng isang hari ang nagpasyang magbayarin ang utang ng kanyang mga utusan. Dahil walang may bayad sa kanya ng tao, inutos ng Panginoon na ipagbili niya maging ang alipin kasamang kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian bilang bayad utang. At nagpatira pa sa paana ng hari ang opisyal at sinabi, Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanyang hari at hindi lamang siya pinalaya kundi kinansila pa ang kanyang utang. Pagalis ng opisyal na ito, nasalubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa liig at halos sakalin habang sumisigaw na bayaran mo ang utang mo. Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, Bigyan pa po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko sa inyo. Ngunit tumanggi siya. Pinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Pinatawag niya ang opisyal at sinabi, Masamang utusan, pinatawad ko ang lahat ng iyong utang nang nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat ay maawa ka rin sa iyong kasamahan? Kaya ng pagkaawa ko sa iyo? Galit na galit ang Panginoon, kaya binigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran niyang lahat ang utang. Idinagdag ni Jesus, Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi patatawarin ang bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Mula sa ating mga puso, kung tunay kang nagpapatawad, ay forgive and forget. Kailangan manggaling sa kaibuturan ng iyong puso upang hindi lang may pakita ang tunay na kaganapan ng iyong pagpapatawad. Pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon na dapat manatili tayong sumunod sa kanyang mga utos. Manatili tayong maging tunay na alagad na nagpapayag ng mabuting balita. Sana makita sa atin bilang isang halimbawa na nagpapatotoo, maging saksi sa mga gawain ni Kristo sa ating buhay. Kaya dapat makintal sa ating mga isipan ng gagawin ng ating Ama sa Langit kung hindi mo patatawarin ang iyong kapatid sa inyo mula sa puso. Ganun din ang magiging isusulit mo sa ating Panginoon. Ang kahulugan ng pagpapatawad mula sa puso para kay Jesus, hindi sapat na tayo magsabi lamang ng pagpapatawad kung hindi naman ito bumubukal sa puso. Ang pagpapatawad mula sa puso ay nangangahulugan ng pagalis ng lahat ng sama ng loob, galit, hangaring magiganti. Maaari kasing mangyari na nagpapakita ng pakikipagkasundong isang tao ng harapan, ngunit ang totoo, mayroon pa siyang kinikimkim na galit. Ang pagpapatawad mula sa puso ay pagpapatawad mawagas at walang pagkukunwari. Hindi lang ito sinasabi, higit sa lahat,
ipinapakita sa gawa. Maraming salamat po.